Sir, puncha ka camera dito mga Saint Kitts. Ayan mga Saint Kitts, confirm, andito si Katama natin. Yo, what's up mga kalods, no? Welcome back to our YouTube channel. At meron tayong second episode ng update natin kay Utol Lakas Tama, no? At buti na lang din nakausap po si Boss Brian ng Saint Kitts at nag-onigay ako sa kanya, nakisuyo ako na Boss Brian na kapag pinasyalan mo pa si Utol, baka pwedeng videoan mo na rin tapos send mo sa akin. Oh, syempre mabait naman yung tao at kahit na nakakahiya. So yun ang ginawa niya para kapag nag-update ako sa inyo mga kalods, may video rin kayo na makikita, no? At yun na nga nangyari. So sinend sa akin kahapon ni Boss Brian yung mga video na pinuntahan niya si Lakas Tama, kung nasan si Lakas Tama, at talaga naman nag-e-effort si Boss Brian, no, para malocate kung nasan si Lakas Tama. At ngayon dito sa video na panonoodin natin na sinensahin ni Boss Brian, doon natin malalaman yung mga sagot, no, sa mga tanungan nyo at kung kamusta na si Lakas Tama. So painggan na lang natin mga kalods, no, yung video na ipapakita ko dito na sinensahin ni Boss Brian. At siyempre, gusto ko rin pasalamatan si Boss Brian, no, ng Saint Kitts, yan. No, subscribe nyo rin yan, mga kalods, ha. At eto na yung video. So, panoorin natin, no, mga kalods. Ayan, cellphone, tsaka camera dito, mga Saint Kitts. Ayan, mga Saint Kitts, confirm, andito si Katama natin, no. Kaya lang, di tayo pwedeng dumalaw, eh. Dahil, pamilya lang daw. Pero okay na, at least nalaman natin dito siya. At naitanong na natin yung mga personal na information kung paano. At yun, kinausap ko na rin si Gian, si Hitomi K. Yun. Doon na lang din malalaman kasi sila lang ang makakadalaw. Doon na lang kayo makakabalita sa kanila. Ngayon ako, magagawa ko lang siguro. Tuwing kung ano, pwede tayo magbigay ng mga libro-libro, yun lang pwedeng gawin. Pero yung makikita na si Katama, hindi daw pwede. Kaya yun. Yun lang update, no? Sana, kasi nagkamali ako ng sulat nung una, eh. Kanina nakakamadali ko, mga kasengkis, nagkamali ako ng sulat. Ang naisulat ko, hindi you. You ang naisulat ko sa hiragana. Kaya yun. Sabi nung una nung polis, wala daw dyan. Yun, sabi ko, hindi you pala. Yun. Kaya nung inano ko na yung yun na yun, sabi nung parok na kausap ko, hindi daw nila sabihin dahil nga raw, hindi daw nila pwede sabihin dahil nga raw nagkamali daw ako ng sulat. Kung sino daw yung sinabi ko doon, ay naisulat kong pangalan doon, wala daw dyan. Kaya ayaw nilang sabihin sana. Pero pinilit ko, yun na. Kaya sabi ko, paano nung pamilya, malayo yung pamilya, hindi siya mapupuntahan. Hindi nga namin alam kung nasan, kaya nga inaalam ko. Yun, napilitan din sabihin sa akin na nandyan nga daw si Katama natin, ano. Basta Yoshi, yung pangalan niya, andyan. Na-clear niya sa atin. Yun. Tapos, yun na nga. Hindi nga tayo pwede. Ngayon, ang dalaw sa, ano, pinaka-max daw. Siguro, yun nga yung pagkanimbawang ano ka, hanggang 7 beses daw sa isang buwan. Pero yung pinakamababa, 2 beses sa buwan lang. Ayun, hindi natin alam kung saan doon si Katama natin, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Hindi natin alam, hanggang 7 daw ang max. Kasi yung mga padan niya, mas tataas nyan. Halos 6 meters. 6 meters to 7 meters, no? Hindi talaga maabot. Ayan, no? Ayan. At andyan daw sa loob, yung mga ano, parang bahay lang, no? Ayun, yun lang update mga kasing kids. Ayun, buti nakita natin. At malapit lang dito sa amin. Ayun. So mga kalods, no, kauwi ko pa lang ng bahay at napanood nyo naman yung video na sinabi ni Boss Brian, no? At na-explain niya naman ng maayos, di ba? At mga kalods, eto pa pala, no, may hinabol sa akin na video si Boss Brian
yung letter na sinend niya para kay Utol, ibinalik sa kanya. Ibig sabihin nun, mga kalods, no, dito papaliwanag ko rin, no, apat na kulungan yung pinagsulatan ni Boss Bri. So isa dun sa mga kulungan na sinulatan niya, ibinalik sa kanya. So ni-return, di ba, mga kalods? Ibig sabihin, wala dun si Utol sa apat na kulungan na pinagsulatan niya. Kapag binalik yung sulat, ibig sabihin wala doon si Utol sa kulungan na pinagsulatan niya. So isa yun, isa sa mga kulungan yung nagbalik ng sulat. At eto, may video na sinend sa atin si Boss Bri, no? At malaking bagay din to para malaman din natin, no? Talagang nagpapasalamat ako kay Boss Bri sa kahilingan ko sa kanya, na naisuyo ako sa kanya, na videoan niya, no? Ito yung video, mga alots, no? Panoorin natin. Ito, Boss Gio, yung sulat ko, isa sa mga pemsyo rito. Ito, galing to sa Shizuoka. Ayan, ibig sabihin, wala dito si Utol mo, Boss Gio, si Yoshi. Ayan, return unknown. Galing siya sa Shizuoka. Isa sa sinulatan natin. Pinasulat ko ay Koji pala, Boss Je, yung ano. Kasi apat na presinto yung pinasulatan ko. Ito, yung isa bumalik na. Ayan. So, mga kalods, no? Yan na po yung video na update natin kay Utol kung saan siya nakakulong. Malaking bagay din, no? Yung mga video na sinend sa akin ni Boss Bri. Na talaga na mga nakiusap ako sa kanya. Naisuyo ako sa kanya na kapag pinasyalan niya si Utol at nalocate niya yung kulungan, videoan niya at isend sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa effort ni Boss Bri ng Saint Kids, no, mga alods. At malaking bagay yan, mga alods, para sa atin, para malaman din natin yung sitwasyon ni Utol. Although na hindi nadalaw talaga ni Boss Bri si Utol, no, hindi niya nakita. Pero confirm na nandun talaga si Utol, no. So, nakita niyo naman kung ano yung style ng kulungan dito. Parang mga building siya, building. Building siya. So, na-experience ko naman niya, mga kalods, eh. Alam ko na nasa mabuti naman si Utol. Okay siya dyan at walang problema dyan. Naaasikaso siya na mabuti, no? So, yun nga, no, mga kalods, dito sa episode 2 ng update natin kay Lakas Tama. Ulitin ko, no, nagpapasalamat ako sa Saint Kids, no? Lalo na kay Boss Bri sa ginawa niyang effort, no, para magkaroon lang ng video tong update natin kay Lakas Tama. So, yun nga, nasa malayo kasi ako, hindi ako makadalaw, mga kalods, eh. Malungkot man isipin, pero hindi talaga ako makadalaw dahil malayo talaga ako, no. Kaya yun, naisuyo na lang ako kay Boss Bri kasi si Boss Bri ang malapit dun, eh. Yung pinagtatrabaho nila sa Yokohama, eh. Di sa nakulong si Utol sa Yokohama lang din, eh. Diba? Pero malaki ang Yokohama, ha? Malaki ang Yokohama. So, medyo malayo-layo rin yung pinuntahan ni Boss Bri. Kaya, maraming salamat sa'yo, Boss Bri, no? Sa effort na ginawa mo, no? Kaya nga, yun nga lang, eh. Bawal pa dumalaw ang mga kaibigan. So, priority first muna yung mga family, mga kalods, no? Eh kung dadalaw man ako kay Utol, eh kailangan kasi diyan talagang may abiso, no? May abiso muna bago ka dumalaw, kasi kapag oras na nagpunta ka doon nang wala kang abiso sa mga ganyan, kapag dadalaw ka sa Kim's Cho, hindi ka basta-basta papapasukin at hindi mo rin makikita si Utol. So maganda rin yung plano ni Boss Bri na ano, mga kalods, na kapag oras na dinalaw niya sa susunod, magdadala siya ng mga libro, mga books na pwedeng basahin. Kasi yun ang ano, eh. Yun ang pinaglilibangan sa loob, yung magbabasa ka lang ng mga libro. Tapos, after mo basahin yun, isusurrender mo. Ganon sa loob, eh. Dito sa Japan, sa loob ng kulungan. Pero bawal mo rin sulatan yun. Ganon. Ako, na-experience ko naman makulong dito ng mga alods, panatag naman yung nararamdaman ko dahil... O,
Dahil na-experience ko na nga, di ba? Na okay si Utol sa loob at walang problema. Ang importante lang dyan, yung talagang malocate kung nasan talaga siyang kulungan sa Yokohama. Kanina, di ba, may sinin si Boss Bray na letter. Oh. Sa apat na kulungan na sinulatan niya, yung isa, binalik sa kanya. So, ibig sabihin, wala doon si Utol. Tapos, ngayon, ang sabi ni Boss Bray, sa pinuntahan niya kanina, nagkamali lang siya ng sulat, ng spelling sa pangalan ni Utol. Pero confirm na nandun talaga si Utol. Kaso nga lang, ayaw lang daw sabihin sa kanya. Pero kinulit niya, di ba? Kasi nga, yung pangalan eh, kumbaga nagkamali. Tapos kailangan pang isulat sa Hiragana. Hiragana o kanji, ganun. Sulat hapon, ganun, para malaman, di ba? Kasi dito, kapag oras na sumulat ka, kailangan kanji talaga eh. O kaya Hiragana, ganun. Hindi pwede yung sulat na English alphabet, ha? Yung katulad sa atin, hindi pwede. Kasi hindi mababasa ng mga Hapon yun. Ganun. Doon lang sila mahigpit, mga kalods, no? So, mga kalods, no? Yan lang yung update natin, no? Kay Utol. At muli, nagpapasalamat ako sa'yo, Boss Bryce. Saludo sa effort na ginawa mo, no? Maraming salamat din sa video ng mga sinend mo. Para itong update natin sa mga sumusuporta sa atin, eh, malinawan din sila, no? At sa mga sumusuporta sa amin, no? Maraming salamat sa inyo, mga kalods. Ayan, kay Lakas Tama. Oh, sa akin, Jarsal Tech Kalods. At yan, kay Boss Bray, no? Ng Seng Kids. Ulitin ko, no? Maraming salamat sa iyo, Boss Bray, no? Until next time, no? Kapag nagkausap ulit tayo, no? Sendan mo na lang ulit ako ng video, ha? So, hanggang dito na lang, no, mga kalods. Until next time ulit sa update natin kay Utol at sa mga vlog ko, no? Suportahan nyo lang ng tunay, mga kalods, no? Stay safe and God bless. Peace out. Yeah.